Hello everyone, good morning. Kumusta kayo? So in today's video, medyo offset tayo sa mga car reviews. But this is something related sa cars pa rin naman. And I hope this would be interesting, lalong-lalo na sa mga first time car buyers. Meron ka ng pera, tas ready ka na magkaroon ng kotse mo, and naghahanap ka ng sign kung ito na ba talaga yon. This video is for you. So ang topic natin ngayon for today is yung advantages and disadvantages of owning a car. Of course, ang pagkakaroon ng sasakyan is hindi lang puro advantages, meron din yung disadvantages. Kaya ito yung topic natin in today's video. Hindi ko na patatagalin pa, umpisa natin sa advantages. Unang-una, convenience. Yun. Kasi, syempre, ang pagkakaroon ng sasakyan, nagpo-provide din ng convenience and flexibility in terms of transportation. Ito na yung pwede kang magpumunta sa isang lugar from point A to point B without riding a public transportation or without using the public transportation. Yun yung una. Pangalawa is freedom. Of course, owning a car or having a car means makakapunta kung saan, and at the same time, hawak mo din yung oras mo. Meron kang freedom. Kumbaga, kung gusto mo munta sa beach or kung gusto mo ng simpleng road trip, yun yung mapaprovide sa'yo ng pagkakaroon ng sasakyan. So, best example dito sa mga nagtatrabaho. Pagpasok mo sa trabaho, since meron ka ng kotse, it's time saving. Kumbaga, ang intindi mo na lang is paano ka pupunta at paano ka makakauwi. Hindi ka na makikisabayan sa public transpo, tas malilate ka kasi si mamang jeepney driver nagpagas pa. So ayan, time saving. Yung pagkakaroon ng sasakyan doesn't only means na mag-freedom ka, convenience, time saving, but also comfort. Gusto rin natin na merong kinalalagyan yung ating pera, di ba? Tapos komportabling ride. So ayan, lalong-lalo na kung meron ka ng family, meron ka ng anak, syempre gusto natin sa kanila yung komportable sila and safe. May aksidente dun, ah. Ano, okay lang naman yata sila. Okay lang naman. Tumba yung lalamob. Investment. Yes, although nagde-depreciate ang value ng sasakyan, it's still part of an investment. Lalong-lalo na kung well-maintained yung sasakyan mo, di ba? Kasi hindi siya magiging investment kung naku, may kuting. Ayan, sige, tabi mo kuya. Tinabi niya. Sinipa naman niya. Walang niya. Tinabi mo nga, sinipa mo naman. Hindi ka nalang bumaba. Ako nga, hindi huminto eh. Sorry. Alright. Ayan, investment. Yes, some people might say it's not an investment. But for some, it's an investment. Bakit? Kasi syempre, ginagamit mo pa rin naman yan. Although hindi yan kumikita. Kasi if you're gonna be talking about finance, if you go deeper understanding having a car, lalo-lalo na kung hindi naman to kumikita, it's still not gonna be called an asset or investment. It's a liability. Pero in general talaga, ang pagkakaroon o pagbili mo ng isang sasakyan, it's still an investment kasi sa'yo naman nakapangalan yan, lalong-lalo na kung bayad mo na, tapos okay yung sasakyan, in time, pwede mo rin siya maibenta. Yun nga lang, in general, of the car, yung kanyang debt value is nagde-depreciate. An average 10% yearly siya eh, na nagde-depreciate sa coming from the SRP. Although merong may mga sasakyan, ang tagal mag-depreciate ng value. Kahit lumipas ng ilang taon, ganun pa rin yung value niya, napaka-strong. Sorry na off topic ka tayo. Yun. So, again, ulitin ko, yun yung mga advantages ng pagkakaroon ng sasakyan. Una, syempre, convenience. Pangalawa, freedom, time saving, comfort, and last is investment. Now, in every advantages, meron ding disadvantages sa pagkakaroon ng sasakyan. And yan yung ibibigay ko sa inyo ngayon. Number one is cost. Siyempre, when you buy a car, una mo ilalabas dyan pera. Hindi lang yan yung ilalabas mo. If hindi mo pa na-forecast, kasama din dapat dyan yung maintenance, repairs. Maintenance, depende yan sa mileage ng kotse. Usually, 5K to 10K. Depende sa advice ng dealer. Every kailan mo siya i-preventive maintenance o yung mas tinatawag nating PMS. Change oil and other bagay na included doon sa insurance, yan kasama pa yan sa cost kasi syempre you need to make sure that your car is insured. Kung bumili ka ng sasakyan na 5 years ang mortgage, required talaga ng mga banko or
any financial institution na kapag naka-mortgage ka, you should also have an insurance. So extra cost 'yon. Ito yung ano, yung mga bagay na hindi mo na may nasa repairs. Kasi siyempre you're using your car independent sa paggamit mo. May in-time talaga, may tinatawag na wear and tear parts na bibigay at bibigay talaga. Kasama na dyan, for example, yung battery. Yan, di mo alam kung kailan yan bibigay. That's one of the example din. Pag di umandar kotse mo, yan, magbabayad ka mechanic. Number two, depreciation. So, sa first part ng ano natin, discussion, which is sa advantages, it could be an investment. At the same time, depreciation din. Kasi nga, since ginagamit mo yung sasakyan, time talaga nagde-depreciate ang cost niya. So yun yung sa madaling salita. Kung wala kang parking, it's gonna be a disadvantage. Why? Siyempre, una, sa kotse mo na lang, safety ng kotse mo. Sa mga taong makukulit ng kamay, pwede nilang magasgasan yan ng intentional or unintentional man. Yun, safety ng kotse mo. Siyempre, naka-obstruction ka sa daan. King harang ka, lalo-lalo na kung yung lugar mo is masigip. May chance talagang magasgasan yan. And nagkukos yan ng stress, siyempre. Kung wala kang parking. Ako, gaya ko, lumaki ako sa lugar na walang parking. Nakapark kami sa labas. Nakapark sa sasakyan sa labas. Bilang car owner, na-stress ako makita yung sasakyan ko na sa labas. Wala akong maparkingan yun. Aming sa HOA ng space for parking na kahit may bayad siya per month, ginrab na namin yun kasi nga ayaw rin naming istorbo sa daan. Na-stress ako makita yung mga dumadaan sa subdivision kasi na, sa lugar namin noon, nahirapan sila lumiko kasi yung kotse nakaharang. I mean, nasa gilid naman siya pero istorbo eh, imbis na makaliko yung kotse ng buo, di ba? Kaya ngayon, nung nagkaroon naman na kami ng chance na bahay na may parking, gamit na gamit sa akin yung parking. Again, sa mga tao na walang parking yung kanilang tahanan, disadvantage yan. Tapos, traffic. Siyempre, sa Pilipinas, alam niyo naman ang traffic, napakalala. Kaya, nagkaroon ka ng sasakyan, yung time saving mo, pwedeng maging cost din yan ng disadvantage. Kasi nga, traffic. Dadagdag ka na sa car owners or everyday commuters na na isa lang sa kotse. Yan, so kung nagtatrabaho ka pa sa lugar na ma-traffic, talaga mag-a-adjust ka rin para lang hindi malate sa trabaho, di ba? Hindi naman siya ganun kalaking impact for some, pero sa mga environmentalist, di ba? Yung mga nagki-care sa environment, which is itong last natin is yung environmental impact. Ang paggamit mo sa sasakyan, meron siyang emission eh. Meron siyang carbon emissions na pinoproduce na bad for environment. Although, nag-i-improve naman na ang technology ngayon, still, meron pa rin talaga mga old model cars na nagpo-produce ng emissions talaga ng sobra-sobra. So, bad for environment. And malaking contributor din ang smoke sa global warming ngayon, di ba? Overall, as a conclusion, owning a car provides several advantages but also comes with associated costs and downsides, di ba? So it is really important na pagdesisyonan niyo talaga habang wala pa. Sa mga nasabi ko at nabanggit ko, kung tingin mo ready ka na talaga with the advantages and the disadvantages na na-share ko, then go for it. Wala naman sa yung ano, wala namang magbabawa sa'yo. As long as you're happy. Your first car, di ba? The feeling of having your first car, it really feels a lot. Lalo na kung matagal ka rin naghihirap, nag-commute, sinagamot talaga. So, I understand kasi I came from that point as well. However, aside from having a car, you should also be responsible enough to take care of your car and yung mga taong maapektuhan mo because you have a car. Unless, planado na talaga. Diba? Ayan. So, dito ako natatapos yung video, guys. Maraming salamat sa panonood. By the way, I always forget this part. Like, share, and subscribe naman, guys. I'm happy na our community is slowly growing. One-man production tayo, ako lahat. Ayun. So, I'll try my best to create more contents. More good contents.
Subscribe naman kayo guys para naman magkaroon na tayo ng ano. O monetize na tayo, di ba? Ayan. Meron tayong ano, panggastos sa mga iba vlog pa natin soon. Guys, thank you for watching. Keep safe everyone. Drive safe. And God bless sa inyo lahat. Bye-bye.